Inside a cozy womb, an amazing journey begins when a single cell splits and grows after fertilization. Each day, the baby-to-be grows bigger and more complex, with a beating heart, tiny arms and legs, and detailed features forming. This journey is guided by special instructions in the baby's genes, making them unique. Prenatal development shows how incredible and adaptable life can be, starting right from the beginning. Surely a certainty among thousands of doubts. Okay po. Ready na po ba tayo, ma'am? Sige, umuha natin. Sige po. Umpisahan po natin sa ano pong pangalan ninyo at ilang taon na po kayo? Ako si Shaira Perez. Opo. 63 years old na. Ngayon. Matanda na. Hindi naman po mataba-taba po. Nambola pa ako. Sige po, aware naman po kayo sa kung anong gagawin po natin ngayon? Sa pagkakatanda ko at pagkakaalala ay mag-interview kayo tungkol sa pagkabata ko. Opo. So, sa naalala niyo po, paano po kayo nung sanggol po kayo? Sanggol? Ang pagkakatanda ko, sabi sa akin ng mga magulang ko noon, napakaiyakin ko daw. Tapos lagi daw ako mademand sa gatas. As in, iyak talaga ako ng iyak hanggat hindi ko nakukuha yung gusto ko. Talagang iiyak ako. Next question po tayo, nung mga nasa preschool days mo na po, paano ka po nung bata ka pa? Nung preschool ako, dyan na ako nag-start na pumasok sa eskwelahan. Sabi nga sa akin nila, mama, no, napakakulit ko daw. Para daw ako uod na inasina, sobrang kulit. Lagi daw ako lumalabas ng bahay, nakikipaglaro doon sa mga kapitbahay namin. At naalala ko nung tuwing pumapasok sa eskwelahan, yun lang talaga ginagawa ko. Pasok, pag-uwi, minsan kung pagod, tulog. Pero kung hindi naman pagod, tutulong naman ako sa gawaing bahay. Tapos sa pagtulong ko naman sa gawaing bahay, syempre may mga bagay-bagay akong nakikita na bago sa paningin ko. Doon na rin nagsimula yung pagka-question ko sa mga magulang ko. Naging curious na ako. At tingin ko nga, gusto na akong pagalitan ng nanay ko noon kasi nairita na sa akin kakatanong sa mga bagay-bagay. Nakakatuwa naman po. Nung nasa elementary naman po kayo, ano po yung pinaka-highlight sa tingin niyo po na naalala niyo? Elementary, so grade 1 to grade 6. Opo. Naalala ko nung elementary ako ay dyan na nag-start na nakihalubilo talaga ako sa mga tao. Naka-discover ako ng mga iba't ibang ugali. At unong preschool naman ay napakadami kong friends. Nung elementary, dyan na medyo kumunti yung kaibigan ko. Nakilala ko kung sino mga tunay kong kaibigan. At sila mama at papa close pa rin kami. At napansin ko, mas dumipende ako sa kanila nung elementary ako instead ng preschool. Paano paraan po na dumipende po kayo sa kanila? To the point na lahat ng bagay, small details sa na nangyari sa buhay ko noon, kinukwento ko na mama. Ultimo yung crush ko nga sa school, kinukwento ko na mama noon eh. Tapos nung sinabi kong marunong na ako magsulat, pinagmalaki ko na mama yon, nabigyan pa ako ng stars noon. Usong-usong yung stars noon. Tapos nung nakakasagot ako sa mga recitation na tinatanong na teacher. Sige po, mag-umpisa naman tayo nung nagdadalaga ka na po. Nagdadalaga? Tanda-tanda ko pa yung mga memories ko nun ah. So, nung nagdalaga ako, dun nagsimula yung pagiging malayo yung loob ko sa magulang ko. Well, alam naman to ng lahat ngayon. Alam kong medyo common na rin to sa mga kabataan ngayon. Pero at that age, nagsimula na mawala yung loob mo sa magulang mo. Mas dumalapit ka sa mga kaibigan mo, mas pinaniniwalaan mo sila, mas kinukwento mo sa kanila yung mga bagay na dapat kinukwento mo dapat sa magulang mo. Which is really funny to me. At another thing, bumaba din yung grades ko niyan. Nung high school ako, kung dati nung preschool ako, nag-excel ako sa mga bagay-bagay dyan, naging average na lang yung performance ko. Nagkaroon na rin ako ng disappointment sa sarili ko. At to the point, sa bottom line niya, nangyari na hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa akin. Hindi ko makilala yung sarili ko. So, paano naging reaction po ng magulang niyo nun? Ah,
yun, buti ang mga magulang ko napakabait nila. Sila yung sumusuporta lang talaga sila sa akin. Wala silang sinasabi. At hinayaan lang nila na kahit ganun yung maging kalabasan yung performance ko. At tingin ko kaya dahil doon, kasi gusto nila ako mag-grow, makilala yung sarili ko. Ngayon na na-realize ko yung matanda na ako. So naging maluwag din po pala talaga yung magulang mo. Sobra, napaka-open nila. Pero ayun, siguro nga, nung 16 years old ako noon, nagumpisa na akong questionin yung kung sino ba talaga ako. Opo. Ang tawag nila doon ngayon sa generation natin, yung parang sa gender ba? Yung gender identity crisis. Yes, gender identity crisis. Nagsimula na ako dyan, questionin yung gender ko, yung sexual orientation ko. Sa pamilya namin, sobrang conservative nila, kaya parang doon na rin talaga na mas na-stuck ako sa iisang bagay or sa iisang place. Hindi ko ma-open kung sino ba talaga ako. Kailan niyo po na-realize yun? Naumpisan ko lang naman maramdaman yun nung may na-encounter akong babae na nasa kabilang section lang namin. Akala ko nga nung una, hinahangaan ko lang siya kasi ang talino, tapos magaling din siya sa sports, tapos ang ganda pa. Kasama siya sa women's basketball noon, kaya talagang iba yung tama niya, ibang-iba yung dating niya. Yung kumbaga, isang tingin mo pa lang sa kanya talagang makukot niya na yung attention mo. Nung nakilala ko siya sa kwento ng mga kaibigan ko, parang iba sa paghahanga na alam ko. Pero hinangad niyo naman po na makaklose yung taong mo. Kung magiging totoo man ako ngayon, ang sagot ko dyan ay, syempre, hinangad kong maging malapit sa taong yun. Laki pa naman ang hanga ko sa kanya doon. Kahit sino pa naman, ganun, gugustuhin. Pero nasa isip ko noon ay parang masyado siyang mataas para sa akin. Masyadong out of my league, parang hanggang din pa. Kaya nabanggit ko nga sa iyo, Nak, na parang sobra-sobra yung pagdadalong isip ko sa gender ko noon. Kung kaibigan lang naman yung turing niya sa akin, mas mabuti ng sarili yung nararamdaman ko. Ganun ko siya kagusto. At inamot din yun ng ilang taon bago ko matanggap na yung gender ko ay tomboy at hindi babae. Ayokong basta-basta na ako nagdedesisyon para sa sarili ko. Inopen ko yun sa magulang ko. Medyo nalungkot nga ako nung nakita ko yung expression nila na nung sinabi kong lesbian ako. Matagal ako natakot nun na nasa sarili akong kwarto lang nun. Pero pasalamat din dahil sa uli, sila na mismo lumapit sa akin nun. Kakatapos ko lang ng class ko. Tapos palabas na ako ng campus. Nakita kong naghihintay sila mama at papa. Nung una, naiilang pa ako pero nilapitan ko sila nun. Nagulat ako nung bigla nila ako niyakap. Nung nag-college na ako, nagulat ako nung nalaman kong isa lang kami ng school na papasukan. At ang mas nakakagulat pa, pati ng course. Parehas kaming BSIT nun. Oh. So, paano po nangyari after nun? Sinabi niya sa akin, "Hoy, ikaw di ba si Shaira sa kabilang section?" Tapos syempre nagulat ako nun, sinong mag-akala ba naman na yung taong matagal ko ng crush ay kilala pala ako. Siya na palagi kong nakakasama. Nag-iwalay-hiwalay kasi kami ng mga friends ko nung school na pinapasukan nung nag-college. Pero yun na nga, kumakain kami sa labas, nag-aaral ng sabay, nagkakaayang gumala. Basta palagi kami yung magkasama nun. Nagawa niyo po ba yung naisip niyo nung high school po kayo? Yung kahit magkaibigan na kayo, sa sarili niyo lang po yung nararamdaman niyo po sa kanya. Ayun ba? Hindi ka dun sigurado eh. Dahil nag-second year na ako, lumalim yung feelings ko para sa kanya. Talagang nag-expect na ako ng sobra pa na kung ano mang meron sa aming dalawa. Naging mahirap yun para sa akin na sarilihin dahil konting push mo lang sa akin nun, mapapaamin na ako. Nagawa niyo naman po bang umamin? Ito ang hindi ko talaga ina-expect. Siya yung unang umamin. Sabi niya pa sa akin nun, "Pasensya na, Shaira, kung bigla tayo nagsaseryoso dito ah. Pero gusto ko nang malaman mo na gusto kita. Simula nung high school pa tayo." Ganon, sabi niya sa akin. Alalang-alala ko talaga nung paano siya mag-confess sa akin kasi parang tumigil mundo ko nun. Pero ayun na nga, sinabi ko rin sa kanya na gusto ko rin siya simula nung high school. Kaya sobrang natuwa siya at tinanong ako kung pwede niya ba ako ligawan. Siyempre pumayag ako. Pero may isang beses kasi parehas na kami gagraduate noon. Kaya parehas naging sobrang busy.
Kahit naman parehas namin naiintindihan ang sitwasyon, hindi pa rin naiiwasan magkaroon ng pagtatampo na umabot sa puntong hindi na kami talaga nagpansinan. Para kaming nag-break up pero wala kaming sinasabi nung sa isa't isa. Gaano po katagal simula nung nagkausap po ulit kayo? Inabot kami ng isang taon bago kami makapag-usap nun. Ang napag-usapan lang kasi talaga namin nun ay paano yung kami naging focus sa pag-graduate na umabot talaga sa pagkapabaya sa relasyon namin. Napag-desisyon din namin na sa wakas mag-live-in since naging stable ang trabaho at income namin. Naghahanap kami ng condo o apartment. Umabot sa puntong nagpo-post na siya sa akin. Tapos, ang naging problema lang talaga namin nun ay hindi open ang Pinas sa same-sex marriage. Kaya pinag-uipunan namin yung kasal sa Canada. Sa ikalawang pagkakataon, naging matatag kami. At isa yun sa pinaka-proud kong life achievement. May kasal sa taong mahal na mahal ko, regardless kung may sasanungat man sa amin. Nagawa namin ang gusto namin nang walang pinagsisisihan. Ngayong pagtandaan nyo na po, ano na po yung ginagawa nyo or binabalak nyo na po? Lately, nakapag-retire na ako actually. Noong umpisa nga, ayoko pa. Kaso, kinonvince na ako ng asawa ko na mag-retire na para makapagpahinga na rin. Pero siya, ayun pa din, nagtatrabaho pa din. And yung anak ko, engaged na. Excited na ako makakasal siya. Pag nakasal na siya, magkakaapo na ako. At dun talaga ako pinaka-excited magkaroon ako ng apo. At nilook forward ko, itong retirement ko, sana maging masaya, peaceful, at the same time, maging masaya kami ng buong pamilya ko. At along the way, sa mga sa hinaharap. Okay po. So mabuti naman po at naging kontento ka naman po sa naging daloy ng buhay mo. Aba, syempre naman nak. Talagang napakadaming kong pinagdaanan nung kabataan ko. Talagang pinagsigihan ko, pinagsikapan ko na malagpasan yun. Kasi gusto kong masulit yung buhay ko at meron nga tayong kasabihan, di ba? Living your life to the fullest. Sige po. Thankfully, last question na po tayo. Yes. Magkapagpahinga na po tayo. Buti naman. So, ano po ang magiging aral ng buhay mo ngayong pinantan nyo na po ito sa amin? Siguro, kailangan nyong kilalanin ng mabuting sarili nyo kung anong gusto nyo. Kasi madami kayong pagdadaanan, hindi nyo alam kung ano ba tama at mali. At laging magsisimula ang mga bagay na magaganda sa sarili mo. Gusto ko lang i-end tong with a quote, "Good things will come to those who wait." Sige po, salamat po ng marami sa iyong participation sa aming documentary. Mag-iingat po kayo lagi at we hope that good things will keep coming to you. Thank you. And it was great knowing you po. Thank you po. Okay, thank you po. Thank you po. Salamat din ako. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be like can't take my eyes off of you.